So, sir, what will happen now to the investments of the people? Can they expect any return? Those defrauded will have to file cases against this owner. Mm-hmm. And they can recover. That's the only way that they can recover. Yes. So, what's up mga ma'am? Ako po ay nagbabalik para mag-update sa inyo tungkol sa KAPA Community Ministry International issue at kung ano na talaga yung situation ngayon. So, today po, i-review ko po yung legalities or the between SEC and KAPA para malinaw po sa lahat ng manonood dito. So, ito sa makita nyo, pwede nyo itong i-visit sa GMA Network. Ito yung nakasabi, the Security and Exchange Commission SEC intend to file criminal charges against KAPA Community Ministry International Corporation and its official as the company continues to accept financial investments while its necessarily permits have been revoked by the regulator. Okay, so yung SEC po is ni-revoke na yung certificate of registration noong April pa lamang po. So ito po makita natin dito ni-revoke na po yung certificate of registration. Oh, ito, SEC revokes KAPA Certificate of Incorporation for Unauthorized Investment Taking Scheme. So, ayun nga, kahit wala na yung Certificate of Registration sa incorporation, pero tuloy pa rin yung ginagawa ng KAPA na parang mag-invest or to operate the ministry. So, in that way, lumabag na po sa batas yung KAPA dyan kasi wala na nga yung legal basis ng KAPA kasi ni-revoke na nga ng SEC at saka patuloy pa rin na nag-ooperate. So yun talaga kaya na-push yung pag-re-raid ng NBI or CIDG sa mga KAPA offices kasi nagbawal na talaga yung ginagawa ng KAPA kasi sinabihan na sila ng SEC na ni-revoke na tapos ganun. Ayun no, so tuloy tayo. Dito. We already revoked the certificate of registration of KAPA Ministry and we intend to pursue criminal charges against as well as those who are helping and defending them. So sabi yan ni SEC Chairman Emilio Benito Aquino. So ito po yung video sa sinabi niya. And that's why we revoked, in fact, we already revoked the articles, the certificate of registration of KAPA Ministry. And we intend to pursue criminal charges against all the officers, as well as those who are helping and abetting them. We have seen a lot of KAPA defenders saying all sorts of things against the SEC. Don't worry, we had your videos there uploaded in YouTube, already downloaded. We'll make sure that you'll be made to, you will be given your day in court. Test na. So, ayun nga, ni-revoke na talaga nung April, no? So, hindi na talaga, dapat sa May pa lang, hindi na talaga dapat nag-operate yung KAPA. Kasi nga, wala nang legal basis yung ginagawa nila. So, bakit yung iba nagtatanong bakit po ni-revoke? Okay. Bakit ni-revoke yung certificate registration ng KAPA? So ganito kasi yun eh sa research base sa research ko. Kasi nga naman is yung KAPA is walang mabigay na ano yun? Financial statement or yung mga file ng asset or something liquidation or audit ng financial asset nila para i-maintain yung ganong klaseng investment form kasi malakihan kasi yun eh. Yun nga sinasabi nila na 5 million members tapos
10,000 minimum yung investment. So pag i-times mo yun, 50 million times 10,000, that's equivalent to around 50 billion ata, 50 billion. So ayun nga no, 30% of 50 billion is 15 million. 15 billion, I mean, 15 billion. So that 15 billion per month yan ha, per month yan kukunin ng KAPA. So saan ba yan kukunin? So yung sinabi kasi ni Pastor Joel is kinukuha niya sa mga businesses. So sa pagdating sa businesses naman is sigurado ba yung nakukuha ng 15 billion per month? Sobrang di naman ako nag-underestimate, pero yun nga, kahit sabi ng SEC is kahit nga yung pinakamalaking company sa isdaan ng Pilipinas, eh almost million lang per month yung kita nila. So ba't umabot ng 15 billion na masustain yan? So ayun no, so meaning baka nga may ibang ginagawa si Pastor Joel na ipinagbabawal sa law. So kaya yun yung pinagtataka ng SEC. So ayun, ito kaya na revoke yung certificate of registration ng KAPA kasi nga naman na nag-violate na dito sa SRC. SRC means like Securities Regulation Code. So ito po yung taga-protekta ng mga businesses, especially sa mga investors. So basahin natin, no? The state shall establish a social conscious free market that regulates itself, encourage the widest particular of ownership in enterprises, enhance democratization of wealth, promote the development of the capital market, protect investors, ayun, no? So first thing, ang yung SRC is parang regulation talaga siya na to protect the investors. Dapat kung gagawa ka ng business, dapat may clarity 'yon. Like yung assets mo dapat makasustain ng investment firm mo. So ayun, 'yan ang dapat talaga papasok yan sa SRC. Okay? Sinasabi ng SEC na lumabag daw yung KAPA sa Section 8.1 of SRC. So, tignan natin kung anong meron dito sa 8.1 SRC code. Okay? So, ito, hanapin natin na... Saan ba yun? Ito. 8.1. Ito. Registration of securities. So, ayun nga, lahat ng mga investment firm kailangan talaga dumaan dito kasi nga naman para security ng public or yung mga investors na hindi talaga malugi at saka masustain yung business. Okay? Section 8 requirement of registration of securities. 8.1. Securities shall not be sold or offered for sale or distribution within the Philippines without a registration statement duly filed with approved by the commission. So ayun nga no, yung sinasabi nilang primary license for operating an investment. So kailangan pa talaga ng license para mag-operate nitong ganito kalaki na investment platform. So dito nga, para makakuha ng license of this kind of business is kailangan talaga nandito 'yung nakita ko 'yun kanina eh. The commission may audit the financial statements, assets and other information of firm applying for registration of its security whenever it deems the same necessary to ensure full disclosure or to protect the interest of the investors and the public in general. So ayun nga no, yan ang sinasabi nga ng SEC na kung
kung totoo talaga na makasustain yung KAPA or si Pastor Joel sa mga ganitong investment platform in a long term, kasi sinasabi sa contract eh, forever, kung masustain niya talaga ito, dapat talaga mag-apply siya ng license for this type of investment. And kailangan niya ipakita lahat ng assets niya na kaya niyang makasustain ng 15 billion per month. So 15 billion per month yun na. At saka lalaki ng lalaki yun kasi maraming papasok. So madagdagan na naman yung total investment nun. So 30% nun, mas lalaki pa. So ayun nga no, yun ang concern ng SEC. Kaya ni-revoke talaga yung certificate of registration ng KAPA. Okay? So hopefully na ito ay na nakadagdag information sa inyo regarding the legal basis of KAPA and ano nga ba yung side ng SEC. They have the authority to stop the operation kasi nga ayun, hindi nag-comply yung KAPA sa needed na files for the registration. So, may iba nagtatanong kung mababalik pa ba yun ang mga investment na binigay nila. So, ito yung kanina, may press briefing ulit sa Malacañang. So, ito yung mga sinabi ni Secretary, ano? The government is now freezing all the assets connected to this company. And which company? KAPA. KAPA. And the NBI and CIDG have started their crackdown on the company. So, sir, what will happen now to the investments of the people? Can they expect any return? Those defrauded will have to file cases against this owner. Mm-hmm. And they can recover. That's the only way that they can recover? Yes. All right. They will have to file criminal and civil suits. So, ayun, no? Sabi nga dito, the only way to para mabalik yung mga investment nyo is you need to file a case with the owner of KAPA kasi yun talaga yung way na lang na para mabalik yun kasi doon kasi kayo nag-invest. Okay? So, tignan na lang natin kung anong mangyayari bukas kasi nga may magaganap pa to for sure bukas. Again, stay tuned. Babalik tayo bukas. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-like at comment kung anong mga tanong nyo or ano pang pwede natin i-research at saka i-post dito. And huwag kalimutan mag-subscribe na rin para ma-updated kayo sa next upload ko. So maraming salamat and see you next time.